Welcome sa Kuya D Moto Vlog. Please subscribe, check out all my videos. Yun lang. Ngayon nga pala, i-review natin tong ating Yamaha YTX125 after 3 years ng aking paggamit sa motor na to. Konti pa lang ang napapalitan ko. Siyempre, yung oil, nagpapalit lang naman ako pag ano, yung pag-feel ko ng magpalit. Ang pakiramdam ko eh medyo malapot na yung oil ko, saka ako nagpapalit. So, yun, oil, battery. Ano pala to? Pag yung original na battery, dapat nire-refill. Nire-refill yung tubig niya, yung distilled water niya. 3 years na rin, kaya palitin na rin talaga, kaya nasira. So, kaya nagka-problema yung busina ko. Akala ko sa kung anong fuse lang. Sa battery na rin pala talaga, yun. Bumili na ako ng disposable na battery. Yun, naayos ulit yung busina ko. Tapos, ang napapalitan ko pa lang, ito ring ano, gulong natin na all-terrain. Kaya ito pinalit ko, ano eh, para maka-banking rin ng medyo maganda. Kasi, hindi ka talaga komportable malumiko pag yung original na gulong yung gagamitin mo. So, kailangan mo ng bilog sa harap, 3 inches, 17 3 inches by 17. Sa likod naman, 110. 110, 90, 17. 110, 90, 17. Tapos nung nagpalit nga pala ako ng ano, ng gulong. Etong sa likod, inano ko lang, inilabas ko yung ano, yung etong arm ng brake. So, sasayad kasi yung brake. Yung, ayan o. Nakikita nyo yan, inilabas ko yung arm kasi dapat nasa gitna yan eh. Ipapailalim ko. Para hindi sumayad. Medyo sayad kasi ng mga ilang millimeter sa gulong. Pero okay na rin naman kahit hindi mo iurong. Basta 110. Pag nag 120 ka na, kailangan mo talaga ilabas. Kasi sobrang sayad na. So, ayun pa lang. After 3 years, maganda pa rin yung makina. Sobrang, kaya ako binili to eh. Itong motor na to. Kasi lagi kong nakikita yung motor na to. Tapos, pag nakikita ko, naririnig ko yung tunog ng motor na matining. So yun, kaya ako nagustuhan, kaya ito talaga yung ano, yung gusto kong motor kasi multi-purpose, pwede pang negosyo, pwede pang sports, pang all-terrain, pwede ano, pang bundok, pang ilog. Kaya talaga nagustuhan ko to dahil sa tunog, ang tining ng tunog niya. Etong upuan, okay naman siya, medyo ano lang, medyo komportable na medyo matigas. Tapos itong sprocket ko, pinalitan ko ng 34 tapos 15 dito sa makina para sobrang tipid kasi pag original na sprocket, pang tricycle kasi yon, nasa 48 ata yung original or 52. Ayun, syempre mga gas. Tapos yung odometer natin, minsan palyado, minsan okay naman kasi syempre 3 taon na rin. So tapos nagwa-wild na rin yung ano, yung throttle cable natin. Pag nililiko mo siya sa kanan kahit naka neutral lang, nagwa-wild. So pinatanggal ko yung ano, yung nut para lumuwag ng konti. Ayun, nawala. Pero palitin na daw talaga kasi kinakalawang na yung ano, kinakalawang na yung kable. All in all, talagang ano, kumpara sa akin, sulit na sulit talaga tong motor na to. Ang dami ko nang pinaggamitan dito. Bundok,
ilog, pinagdaanan na nito, mga graba, pakyat, pababa, putik. Isang beses pa lang ako sumemplang dito pero sobrang bagal ko dahil nga sa putikan. So, ayan. 3 years, after 3 years, magti 3.5 years na siya. Gumagana pa naman yung ano, yung busina. Durable ang busina niya. Nagdidepende lang talaga sa battery kung may battery ka pa. Ito nga pala, pagka may naririnig kayong vibration, kadalasan sa ano yan, sa headlight. So, kailangan nyo lang higpitan. Kailangan nyo lang higpitan yung ano, yung headlight nyo. Minsan, madalas itong ano niya, itong ring niya, itong chrome. Yan yung ano, idikit nyo lang. Kasi yan yung nagbabibrate, minsan maluwag. Hanggang ngayon, sobrang tipid. Tapos ito nga pala, yung spring ko. Binawasan ko ng isa. Tapos, ang ginawa ko, ito, binawasan ko ng isa kasi nga masakit sa likod to. Masakit sa ano, pag nalulubak ka ng bigla. Binawasan ko siya ng isa. Tapos, ang ginawa ko, pinadiagonal ko tong isa, itong natira. Para mas bumaba siya ng konti. Kasi ano siya eh, mataas siya masyado pag in-steady mo lang sa original position niya. Mataas siya masyado para sa mga angkas na lalo na babae, maliliit. Masyado siya mataas. Tapos para dito sa motor na to, mas tumaas pa siya kasi nga nagpalit ako ng gulong na mas malaki. So mas tumaas siya. Kaya nga dinayagonal ko talaga para bumaba ng konti. Tumaas lang siya ng konting-konti kumpara sa original pag dinayagonal ko at may malaking gulong. After 3 years, napalitan ko pa lang gulong, oil, battery, sprocket. Yun lang, wala akong naging problema sa Yamaha. Talagang grabe ang Yamaha. Grabe ang makina ng Yamaha. Maasahan. Ginagamit ko rin nga pala to sa, ano, sa negosyo ko. Stock pa yan lahat. Wala akong pinapalitan. Tambucho, kung ano man yung ano dyan. Mga konting kinakabit-kabit lang ako. Itong lagayan ng cellphone ko. Lagayan ko ng camera. Mas gusto ko kasi nung ano eh, stock tapos sobrang linis. Eh ngayon hindi ko pa masyado nalinisan kaya medyo ano. So ayoko ng maraming iniiba yung ginagawang chrome, ginagawang ano, makulay, naiibahan ako. So ayan, ang ating Yamaha YTX-125 after 3 years, sulit na sulit ang gasolina. Gas saver talaga siya. The best ang Yamaha YTX-125. Pang negosyo na, pang sports pa. Please subscribe to Kuya D. Motovlog. Thanks for watching. Peace y'all. Bye.